Yo, what's up sa inyo mga Tiny Fins? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-breed tayo ng mga balloon mollies. So madami tayong balloon mollies dito, tapos nagsisimula silang mga anak dito sa ating show tank. So yung ibang anak nakakain at sayang naman. So bale, dito natin sila ilalagay. Ayan, sa ating breeding tub. So bale, yung show ako dyan last time, may bumili. So pinakyaw lahat. So binigay ko muna dahil meron kasi makahanap ng mga showa dito ngayon, pero yung mga swordtail, tayo naman nakukuha din naman natin siya sa mabilis lang tayo makahanap. So, ayun, kukuha naman tayo ng panibago ulit. At habang walang laman yun, ito muna ang ilalagay natin, mga breeders natin na balloon molly. So, meron tayong 24K, platinum, yan. Baba camera ko lang, pakita ko sa inyo. Pakita ko rin sa inyo yung mga fry, marami ng fry dito. So, ayun guys. Mapapansin nyo, ang dami fry na. Ayan, mga fry yan. Lang, ay mag-focus. Ayan, madami ng fry. Ayan, so kukunin natin yung mga fry na yan. Tapos, kukuha din ako dito ng mga gagandang breeder. So, kukunin ko yung mga high fin. So, yung high fin na yun. Yung mga kapal yung ano, yung fin sa taas. So, yung tinatawag na high fin. Tapos naman, yung lyre tail. Yung parang fork na buntot. So, tingnan natin kung makakahanap tayo dito. So, ayan, madami naman dito. Pero kadalasan kasi more on ano dito, regular fin lang. So, yung ibibreed natin, yung mga high fin, yung mga ganun, para pag nagproduce sila, magaganda. So, ayan, halos lahat naman, yung sa coloration, panalong-panalo, yan, mga 24K mollies yan. So, ayan. Dito, nagbibreed na rin ako dito ng mga plati. Hindi ko pala napakita to sa inyo. So, ayan, kakapakain ko lang sa kanila. So, yun nga, sabi ko sa inyo, maglalagay kayo ng mga plants. Kahit anong plants, basta may mag... Ayun o, may mga fry. May fry na, guys. Ito, fry. Ayan, may fry na. So, yun lang, gagawin nyo. Basta meron na kayo kahit ano. Kahit ano, kahit yung mga... Yung sako na hinimay, yung nagpo-float na plastic. Basta... Meron lang pagtagon yung fry, okay na yun. Mga artificial, pwede rin. Tapos, dito natin ilalagay yung mga balloon mollies natin. Papansin nyo guys, oh. Ayan, dumadami na yung ating guppy grass. Ayan. So, ito pinakamaganda talaga na for breeding. Then, mapapansin nyo, yung texture niya, bushy. So, ibig sabihin nun, mabilis makapagtago. Pero, hindi na natin kailangang problemahin yun dahil meron na tayong breeding cage, pinaka the best. Ayan, so bale dito, dito lang sila pupunta dahil feel nila na safe sila dito dahil nga maraming plants. Tapos dito, di na ako naglalagay ng plants dito para yung mga fry hindi na pupunta dito, hindi na sila babalik, diretso dito lang sila sa labas. Tsaka makikita din natin yung mga breeders natin na mas maayos. Ayan, so okay, pili lang ako ng mga breeders ko. Tapos hulihin pala natin yung mga, hulihin ko rin yung mga fry. Tapos lagay na natin sa breeding cage. So, ayan. So, ayan guys, ito na yung ating mga napiling breeder. Ayan. Mga 24K. Tapos, ito yung sinasabi kong high fin. Ayan, yung matataas yung fin sa taas. Tapos, meron din ilang lyre tail. Siguro, isa, dalawa lang yung nakita ko. Ito, yan. Ito yung lyre tail, yan. Yan. Tapos, yung fry nila, ang dami. Yan. So, siguro, gagawin ko. Itong, dahil ko konti lang naman, yung nandito, ilalagay ko sila dito. Tapos, yung fry dito kayo lalagay. Tapos, once naman tayo makikita ang fry dito, i-harvest natin para ma-secure natin. May tendency kasi na babalik sila dito. Tapos baka makain sila. So, para mas madami tayong produce, yun yung ating gagawin. So, ayan, kunin ko lang to, lipatan natin itong mga to doon. So, ito guys, yung top view nila. Kung mapapansin nyo, yung iba talagang magdadrop na yan. Sobrang taba na. Ayan. So kahit hindi lyre tail o hindi high fin, kinuha ko na rin dahil preggy na. Ano? Ito katulad na ito guys.
Ito, malapit na to. Tapos, isa pang tip dyan, pag maitim na yung gravid spot nila. So, yung gravid spot, yung, yun nandun, sa ilalim na spot. Ito na ito. So, bali, pakita ko sa inyo yung gravid spot. So, ito yung gravid spot. Yan. Yung bilog na maliit na yan. So, pag yan, nangitim, matik na yun, meron ng mga eggs o kaya meron ng fry tapos ready to drop na yun. So yan, lagyan natin sila. So yun guys, mayroon nga pa ng pumunta na katayon yung fins natin na nag-avail ng 10 gallon. So maraming salamat po sa inyo ma'am and sir. Tapos ngayon, ayan, pakita ko sa inyo yung ating mga breeder. Wait lang, ibaba camera ko lang. So, ayan. So, mapapansin nyo, yung pinaka-sign pa nag-breed yung mga yan. So, yung nag-ahabulan sila. Ayan. Meron dito yung nahabul kanina. Ibig sabihin, no, nag-drop na siya ng fry. Ayan. Ayan, no, nag-ahabulan sila dito sa baba. So far, wala pa namang fry. Siguro, mamayang gabi yan. Or bukas. Meron na ako makikitang fry na naka-ano dyan. Naka-standby sa mga taas-taas. Kasi usually sa mga gilid-gilid o kaya sa upper part yan ang mga lagay naka-tambay yung mga fry. Tapos sa ilalim, depende na lang yan. Pag may mga swimmer sa taas katulad ng mga danyos. So yan, tinanggal ko na yung mga breeders natin. Ilalagay natin itong mga fry. Madami-dami rin to. Siguro. Ngayon, nag-abi na namin mga tuta ko. So, yan. Kanyang kadami yung mga fry natin. Siguro mga 20 pieces to. Yan. Tapos kung may mga, ayun, may mga, meron pang mga anak dito. May mga nanganganak pa rin. So, tatanggalin natin mamaya yan. So, yan. Meron pa dito. Kunin na natin ito. Mabilis naman ito makuha. Lagyan natin dito. No, okay. So, ganyan ang gagawin nyo guys para mas madami kayong mabuhay na fry. Ano, pero kung meron kayong mas malalawak na lagay, mas malawak pa dito, maganda rin yun. Para masana yung mga breeders nyo na hindi nila kinakain yung fry nila. So, maganda rin yun. Yung mga ganito, katulad na ito. Yan. So, isa lang yung fry dyan. Ibig sabihin, kinakain nila sa ngayon. Pero pag tumagal-tagal yan, masasanay na hindi nila kakainin. Ito, nabenta talaga. Yeah. Ngayon, nag-ahabol na sa ilalim. Ibig sabihin, yung hinahabol, mag-drop na yun ng mga fry. At ang halata naman din sa katawan niya na round body siya. Ayan. Ang gaganda rin dahil meron tayo dito mga dumbbell. Ito katulad na ito, kinahabulo. So yan, breeding yan. So ayan, okay din itong lagay natin, hindi ganun kasyadong maliit. Kasi kung masyadong maliit, na-stress sila. Hindi sila masyadong nakakalungoy palayo. Lagi siyang tinutusok. So yun guys, na magtatapos itong video na ito. At sana nag-enjoy kayo. At bibigyan ko na lang kayo ng update sa ating mga breeders. At sa mga fry nila, kung madami bang mabubuhay or madami bang mapoproduce yung ating mga breeders. So yun lang guys, happy fish keeping sa inyo. God bless.